Yun. Ayos na. Luto na ang ating sinigang sa miso. Pwede nang patayin ang apoy. Magandang umaga mga idol at mga ka-toddlers. Ngayon naman ay magluluto tayo ng sinigang sa miso na talakitok. Yan ang ating lahok. Talakitok, siyempre. Sibuyas, isang buong sibuyas, limang butil ng bawang, dalawang kamatis. Chinap-chap ko na po siya. Saka yung miso at sinigang mix, sampalok. Ang ating mustasa. Gagamit din tayo ng konting bechin at asin. Ayan mga katadlas, yan ang lulutuin natin ngayon. Sinigang sa miso na talakitok. Ang kilo po ng talakitok ngayon ay 400. Ayan, ganyan lang ang binili ko. Mas masarap yan, ganyan kalalaki lang. Wala yung mga ini-slice eh. Sige mga katadlas, idol, wait nyo na lang ang aking pagluluto dyan. Ayan mga ka-toddlers, ngayon naman ay magigisa tayo. Lagay na ako ng mantika sa kalalit. Painitin na natin ang mantika. Unahin natin ang bawang. Sibuyas. Ang kamatis. Isa lang natin siya mabuti. Ngayon, ilagay natin ang miso. 10 piso lang yung binili ko. Okay na yan. Ibigis natin ang miso. Yung iba, nagluto nito. Akala nila, pag siligang sa miso, wala nang pampaasin. Tulad ng asawa ko. Wala na sinigang sa miso. Yun na yun, miso lang, wala lang pampaasin. Pwede rin gamitin dito ang kamyas. Pwede rin ang mangga. E tayo, sampalok lang ang gagamitin natin kasi yun ang pinakamadaling bilhin. Lagyan natin siya ng konting tubig, kalahating cup lang. Pero mamaya lalagyan pa rin natin yan, pansabaw. Dapat ang sasabaw dyan ay sabaw ng sinain. Yung pangalawang hugas. Ayan. Isa lang natin ang stock.
Yung isda sa huli na natin ilalagay, baka madurog. Unahin natin ang gulay nito. Ang gulay lang naman ito, mustasa lang. Ilagay na natin ang ilagay na natin ang sili para kumanghang na siya. Siling berde, saka siling manghang. Hindi naman siya labuyo eh. Hindi naman siya pwedeng tawagin siling labuyo. Dahil hindi naman talaga yung siling labuyo natin. Siling imported. Para manghang din yan. Tapos ilagay na natin ang sabaw. Pinagugasan ng bigas. Isang cup lang na malaki. Dami na yan. Hindi naman kailangan maraming sabaw. Lagyan na natin siya ng, oh, hindi na tayo gagamit muna ng asin, patis na lang ang pampaalat natin para mas malasa. Pero mga tantiyahan lang. Mga tatlong kutsara. Matabang, dagdagan natin ang asin. Ayan, pakuluin lang natin ito. Ayan. Kumukulo na siya. Pagin natin siya ng konting baking. Hindi na moto, pampasarap. Tapos ilagay na lang natin yung ating gulay. Ay, yung sampalok muna pala. Maliit lang. Kasi konti lang ang mga lulutuin natin. Original sampalok mix. Yan namang, ano na yun, napakadali lang lutuin. Tapos ilagay na natin ang ating mustasa. Yung isda naman eh, madali lang maluto yan. Kaya ilalagay natin siya sa huli. Medyo maanghang ng konti ito, nilagyan ko ng siling ano. Masarap, gustong-gusto ng mga ano ko, medyo may anghang. Medyo lang. Napakasimpleng lutuin. Ngayon, lalagyan na natin ang isda. Ang ating kalakito. Napakamahal ng mga isda ngayon. Galunggong pa lang, 300 na. Magmumura pa kaya siya. Yeah, simple-simple, mga toddlers, takpan natin. Pagbukas ko niyan, luto na. Ayan, mga toddlers. Halos luto na siya. Tikman natin. Halos na ayos ang asim. Tama-tama na. Hindi na kailangan mag-ano. Magpapatis naman eh. Hindi na kailangan dagdagan ng asin. Ayos na mga ka-toddlers, napakasimple. Napakasimple lutuin.
Ayun. Ayos na. Luto na ang ating sinigang sa miso. Pwede nang patayin ang apoy. Sarap. Tas patis na may sili. Ayan, sana may natutunan kayo. Yung mga hindi marunong magluto niyan, napakasimple lang. Sa mga hindi marunong magluto, ang aking pong video ay natural na natural. Walang halong kemikal.